Mayroong isa pang boksingero ang ipinagmamalaki ng ating bansa. Itinuturing na isa sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan kasama sila Pancho Villa at Manny Pacquiao. Siya ay walang iba kundi si Gabriel Flash Elorde. Bago tayo magsimula, kung hilig mo ang mga video katulad nito ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Gabriel Flash Elorde ay isang profesional na Pilipinong boksingero. Siya ay pinanganak noong March 25, 1935 sa probinsya ng Bogo sa Cebu. Lumaki sa hirap si Elorde kasama ang 15 mga kapatid, kung kaya't nakatapos lamang siya ng grade 3. Namasukan na lamang rin siya sa isang bowling house bilang tagalinis ng mga bola at paminsan-minsan ay bilang isang karpintero. Sa edad lamang na 16 ay nagumpisa ang kanyang karera sa boxing. Nagsimula ang lahat ng ang kanyang kaibigan na si Lucio Laborte na isang profesional na boksingero din ay turuan siya at hikayatin na pasukin ang larangan ng boxing. Sa ibayong pagpupursige ay mabilis na natuto si Elorde. Sa edad na 16, ang kanyang unang profesional na laban ay ginanap noong June 16, 1951 laban kay Kid Gonzaga na idinaos naman sa bayan ng Cebu. Sa laban na ito kay Kid Gonzaga ay siya ang nagwagi sa ika-apat na round. At sa parehong taon, kahit baguhan sa boxing ay nanalo kaagad siya ng National Bantamweight title at kinakitaan si Elorde ng potensyal, patunay ang mga mabibilis at solidong mga suntok na ibinibigay sa mga kalaban. Sa kanyang 14 na laban, 2 dito ay talo at ang isa ay tabla. Sa sumunod na mga laban ay tinalo niya sila Tani Campo at Hiroshi Horiguchi pareho sa 12 round decision. Sa pagkapanalong ito ay nakamit niya ang Philippine at Asian Bantamweight titles. Tinalo niya rin ang dating all-time great world featherweight champion na si Sandy Sadler. Ngunit taong 1956 ay humingi ng rematch si Sandy Sadler na itinaya ang kanyang featherweight title. Sa laban na ito ay nakaranas ng sugat sa mata si Elorde na kanyang ikinatalo sa 13th round via technical knockout. Nabalot ng kontrobersya ang laban na iyon dahil sa mga kritisismong ibinato kay Sandy Sadler. Sabi ng mga eksperto, si Sadler ay isang boksingerong marumi at madaya maglaro. March 16, 1960, dumating ang malaking laban ni Gabriel Elorde kung saan ay tatapusin niya ang 20 taong pagkabigo ng Pilipinas na makuha ang WBA featherweight title. Dito ay nakaharap niya ang nagdedepensa sa titulo na si Harold Gomez. Ginanap ang laban sa Araneta Coliseum na sinaksihan ng 30,000 mga tagahanga. Dinomina ni Elorde ang unang mga round ng laban kung saan ay binigyan niya ng mga knockdown ng kalaban. Sa ikalima at ika-anim na round ay patuloy ang paggulpi ni Elorde kay Gomez na kung saan ay isang matinding suntok ang nagpadapa sa kalaban sa ibabang bahagi ng lubid. Sa ikapitong round ay tinapos ni Elorde ang laban sa gulpi de gulat na kanyang ibinigay kay Gomez. Nakuha ni Elorde ang World Super Featherweight Champion title. 10 ulit na naidepensa ni Elorde ang kanyang titulo hanggang June 15, 1967 sa isang Hapones na si Yoshiaki Numata via majority decision. Si Gabriel Elorde ay tinanghal na may pinakamahabang hawak na titulo sa Super Featherweight Champion sa kasaysayan na umabot ng 7 taon at 3 buwan. Sinubukan din ni Elorde na agawin ang titulo ng lightweight na si Carlos Ortiz noong 1964 at 1966, ngunit siya ay nabigo sa parehong laban. Si Gabriel Flash Elorde ay ikinasal kay Laura Elorde at sila ay binayayaan ng 6 na anak. Ang kanilang mga anak na sila Gabriel Jr., Marty at Johnny ay pinasok rin ang mundo ng boxing bilang mga manager at promoter. Maging ang panganay na anak na babae ay pinasok rin ng boxing industry. Sa huling laban ni Gabriel Elorde noong May 20, 1971 kung saan siya ay natalo, ay napagdesisyonan na rin na magretiro. Sa kanyang pagre-retiro ay nanatili ang kanyang kasikatan. Siya ay naging isang pinakapopular at in-demand na commercial endorser, lalong-lalo na ng San Miguel Beer. Siya ay nakasama sa commercial na ito kabilang sila Rico J. Puno at Bertawa Marcelo. Napasok din ni Gabriel Elorde ang mundo ng pelikula kung saan ay nakagawa siya ng 6 mula 1961 hanggang 1982. The Flash Elorde Story noong 1961 na kanya mismong ginampanan kasama sila Aura Oreja, Ruben Rustia at Chiquito. Kapag Buhay ang Inutang noong 1962 kasama si Saldi Shornack,
Lisa Morena at Robin Ruscha. Ang tatay kong kalbo noong 1963 kasama sila Pugo, Pepe Pimentel at Gloria Sevilla. Mano-mano noong 1964 kasama si The King FPJ, Palad Taang Nagbuot noong 1969 kasama si Gloria Sevilla at Pamela Dimagiba noong 1982 kasama sila Andy Poe, Efren Reyes Jr., Paquito Diaz at Freddie Webb. Si Lorde ay mayroong 118 laban, 89 dito ay panalo at 27 naman dito ang talo at isang tabla. Si Gabriel Flashy Lorde ay pumanaw noong January 2, 1985 dahil sa sakit na kanser sa baga. Siya ay nakahimlay sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Taong 1993 ay pinarangalan si Gabriel Lorde ng New York-based International Boxing Hall of Fame. Siya ang kauna-unahang Asian ang nakatanggap ng naturang parangal. Taong 2002 naman nang maipasama siya sa 80 Best Fighters of the Last 80 Years at siya ay pumuesto sa 78. March 25, 2010 ay ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang 25th anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ipinagdiwang din sa araw na ito ang makasaysayang pagkapanalo at pagiging WBA Junior Lightweight Champion laban kay Harold Gomez. Dumalo din sa okasyon si pambansang kamao Manny Pacquiao bilang espesyal na panauhin at mga boksingerong sila Brian Beloria, Donny Nietes, Marvin Sonsona, Rodel Mayol, Jerry Peñalosa at Z. Gomez. Noong 2001 ay inilunsad ang The Gabriel Flashy Lorde Memorial Boxing Awards and Banquet bilang pagpupugay at pag-alaala sa mga boksingero natin noon at ngayon. Taong 1983 ay itinatag ang De Lorde Sports Center sa Paranaque 2 taon bago siya pumanaw. Dito ginaganap ang ilang mga laban at bilang training center sa ating mga boksingero. Ang Elorde Sports Center ay nagkaroon na ng mga branches sa Las Piñas, Makati, Alabang, Quezon City at sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang asawa ni Gabriel Flashy Lorde na si Laura Elorde ay pumanaw noong 2020 sa edad na 92. Tunay na ang bansang Pilipinas ay hindi nauubusan ng magagaling na boksingero. Mula noon hanggang ngayon ay namamayagpag ang ating bansa, palaging tinitingala at nirerespeto ng ibang lahi. Kinatatakutan dahil sa tapang at galing ng mga boksingero. Ang ating mga boksingero na bagamat wala na sa ating mundo ay nagiiwan naman ng legasya na sinusundan ng mga bagong boksingero ngayon. Hanggang dito na lang guys, thank you for watching. See you on the next video. God bless.